yun, to be continue tayo. Nung una, nagkita kami na asawa ko, parang may mga itim-itim na yung teeth ko, sobrang dilaw na, ganyan-ganyan. Sabi niya, B, pupunta tayo ng dentist. Sabi ko, anong dentist? Hindi ako nagpapa-dentist. Ganyan-ganyan. Sabi ko sa kanya, B, hindi ako nagpapa-dentist. Nagganong-ganong pa ako sa kanya. And then, yung dental clinic na yon matagal nang nagsara. Sabi ko, B, maawa ka sa akin. B, ayoko magpa-dentist. Ganyan-ganyan. Sabi ni mama, ano yung away na yan? Sabi ko, ma, dadalhin ako sa dentist. Ma, ayoko. Ayoko. Sabi ko, ayoko. Natatawa talaga ako pag nakakwento about sa asawa ko. Diba sabi na pag wala na yung asawa, ikwento mo. Siguro puro tawa ang kwento ko. Tapos ayun, sabi niya, kailangan na ipa-dentist lahat yan, mas isisave yung ngipin, masisira. Sabi ko, wag mong pakialaman. So, nakita nung dentist nga, sabi niya, pwede ayusin yung sa ilalim, ganyan. And then sabi na sa ako, no. Walang aayusin, kasi ang ginawa niya dyan, kaya konti lang yung line ng teeth ko na ganyan. Hindi niya pinabunot to sa ilalim, hindi nakabunot to, tinrim lang siya tapos pinasta. Pero dahil nga matagal na yung pasta, nangingitim siya, pero hindi siya, walang amoy yung ngipin, kaganyan lang talaga siya. And then sinabi niya, no, ipapasta yan. And then, ano ba yung toothpaste na ginagamit niya? Meron siyang Sensodyne, nagsi-Sensodyne siya, ako ang ginagamit ko close up. Sabi niya, no, Bia, wag ipabunod. So, tinrim lang niya yung ngipin kasi nga para hindi maghiwa-hiwala yung ngipin, kaya ganyan. And then, yung sa harap, yung ganyan na ngipin talaga, lahat yan, sa ilalim yan, pinasta niya lahat yan. Sabi niya, walang, pag gumanan ako, ano pa rin siya, buo siya. And totoo yan, totoo talaga yan, hindi yan na attachment. So ayan, siya ang sabi ko, B, ayokong pakiya naman. Sabi niya, no, masisira mga ngipin mo. Sabi ko, and then ang ginawa nung dentist talaga, lahat pinaturniliwan niya yan hanggang sa ilalim. Hanggang dito yan, hanggang ganun lang ako ng sobra, isang oras ng ganun. And walang anesthesia yon, pero effective siya kasi hanggang ngayon okay pa siya. And there's no any bad breath at all, hindi totoo yon. So nung bago siya magpaalam at umalis, ang kanyang balak naman yung aking ilong. Sabi niya, Di, pumili ka ng mga brochure na mga ano, kasi pag pinatangos yung ilong mo, kasi ganun talaga. Sabi ko, ano ba? Sabi niya, ayoko ng injection, talagang kailangan ipasok yung para tumangos siya. And then sabi niya, tingnan mo, pag pumasok yan, pinatangos yan, ang sasabihin ng mga ka-opisina ko niyan, wow, nag-progress na talaga si Mrs. Ganyan. So ayun, ang dami niyang pinanggagawa sa akin. Sabi ko, ano ba, tigilan mo ko? So kahit konti lang yan, kahit isang tagyawat lang yan, makita niya, B, hindi pwede, walang talaga. So pinapa-facial niya ako. Kaya sabi ng mga, bakit parang flawless ang iyong face? Hindi flawless yan. Yung asa ko talaga, pinabakbak niya ng facial yan, kasi nga may mga bigas-bigas pa dyan. And then sabi ko, aray, ang sakit. So ayun, ang mata, chine-check up, ang ilong, papaayos niya, ayaw niyang bakbak ang mga lips, ayaw niya nang madumi ang tenga, ganyan. So, nung time na may nagsabi na GMA, TV5, ganun, ABS to sponsor YouTube, nagkaroon siya ng parang selos na, ginawa ako naman lahat, inayos ko naman buhay ko, hindi ka pwedeng
pumunta sa pagiging artista or any publishing or any modeling, ganyan-ganyan. Bantayan mo na lang yung mga bata kasi kaya ko naman kayo pakainin 3 beses sa isang araw. And sabi ko, i-press ko na ang button na hindi ako ibuboost or hindi ako maging part ng any company ng network sa Pilipinas. Sabi niya, oo. Oh, and nung time na yun, umiiyak ako, sabi ko, my God, hindi ko matanggap. Sabi ko, hindi ko matanggap na hindi ako magiging 1 million subscriber na YouTuber. Sabi niya, B, ang pagiging sikat, nandyan lang yan. Pero yung pagiging mabuting tao, hindi yun makukuha ng kung ano yung kabaitan mo sa mundong to. So, kung saan man siya, I'm so hurt, I'm so badly hurt on what happened or what my husband going through right now. And, more than 2 years na kami hindi nag-usap ng maayos, pero hindi ko pa rin matanggap, hindi ko matanggap na nagkalabuan kami. So ayun, papunta na akong probinsya. So maraming kwentong about sa asawa ko.